Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. Paldo na naman tayo mga kaibigan, mga kapatid. Congratulations to each and every one of you. Kung nagkaroon ka nga ng pixel token at nakapag-out ka nga and you were able to celebrate with your family or friends or even binigyan mo ng regalo yung sarili mo because of your hard work dito nga sa pixels at dahil nga yon sa launch ng pixel token sa Binance. So congratulations, paldo na naman kaibigan. I'm so genuinely happy for you. So maraming salamat din po sa inyong lahat for supporting Aftermath TV. Nakatanggap po tayo ng more than 100 messages during the Pixel token launch at maraming nga nagpasalamat kay Aftermath TV. Pero sa totoo lang guys, no need pasalamatan si Aftermath TV kasi wala naman din talaga akong ginawa. All I did was to share the game. And then, ang ginawa nyo, nilaro nyo siya. So, kung meron man kayong pasasalamatan, and that will be, of course, yung Sky Mavis, the group or the company behind Ronin Network, and then yung Pixels, yung team nila Luke and Heidi. And syempre, huwag nyo na rin kalimutan pasalamatan yung Moku, sila Jiho, sila Kagi dyan, yung YouTube content creator na malaki nga na isa sa mga nagsimula nga ng mga contents about pixels nga. So, and many more. Marami kayong dapat pasalamatan. Kahit wag nyo na-include si Aftermath TV, basta ako guys, masaya ako na na-share ko yung game sa inyo and then kung nagkaroon kayo ng opportunity dito, then congratulations. Okay? So, now we are back to the grind at marami yung nagtatanong sa inyo, Aftermath TV, anong ginawa mo sa pixel token mo? Paldo. Ano bang ginawa mo? So, yun na guys, no? Pag-uusapan natin yun on this video. So, 2 days tayo na wala kasi 2 days tayo nag-celebrate. Wala naman tayo masyadong ginastos pero nag-celebrate lang talaga tayo. Syempre, I took a break kasi nga syempre nagkaroon tayo ng big win at nag-focus muna tayo sa work and sa family. So, yun muna yung ginawa natin. Kasi nga sabi nga nila, no? After a big win, you should take some time off and celebrate, recover, regenerate, and even whatever you want to do. Basta make sure lang to celebrate those moments. Especially nga kung isa-celebrate nyo siya with your family and friends. Sobrang saya, okay? Now, let's talk more about it. So, ano na ba ang ginawa ni Aftermath TV dun sa napaldo niya, no? Dito nga sa Pixels, okay? So, before anything else, guys, kunin muna natin yung energy natin dito. At pumunta na nga muna tayo kay Back Galore at babalikan na lang natin tong sauna later. At syempre, no, I'm sure, no, marami talaga sa inyo nag-celebrate kasi nga meron pang mga nag-share ng picture kay Aftermath TV na bumili siya ng dinner for the family. Ayan, at shinare nga niya yung blessings niya na nakuha dito nga sa Pixel. And I'm so happy, no. So keep on sharing lang guys, no. Make sure to share those pictures to Aftermath TV and then pag-usapan natin yan sa mga social media platform natin like Twitter, Facebook, etc. Okay. Now, tingnan muna natin, no, kasi kakauwi lang ni Aftermath TV from work at titingnan natin ano ba ang mga orders natin for today. So, as you can see, guys, meron nga tayo dito isang pixel token, Scarot. So, madali na yan. Magtatanim lang tayo ng Scarot. Deliver na muna natin yung ibang task. Parang at least, hopefully, may lumabas ulit na pixel token. So, we also have Salt Black here. Kaya natin yan. Pati nga itong Blueberry Cotton Candy. I believe meron tayo nito guys, no, nasa storage lang, kukunin ko lang siguro. And then meron din tayong salt block. So tignan na lang natin sa storage natin. So we have 3 pixels token for today. So goods na goods guys. Very nice, okay. But ang gawin muna natin, magtanim muna tayo ng Scarot before we proceed dun nga sa ating topic for today, which is ano ba ang ginawa ni Aftermath TV nga sa kanyang ano, napaldong pixel token. Okay, so kasi nga marami nagtatanong sa inyo. Marami na nga nag-comment, no, even do sa mga old videos natin asking me, pero hindi ko siya masagot kasi nga I took some time off to yun na nga, no, to celebrate, no. Okay, so itanim muna natin to guys yung Scarot. So pwedeng siya itanim dito nga sa mga waterland. Okay, para magkaroon kayo ng ano na Scarot. If na-unlock niyo na siya, syempre may certain level to bago niyo nga matanim tong Scarot, no. Okay. So and then syempre pump the leg. Kailangan natin siya i-pump the leg, no, guys, para at least later, mabalikan natin tong Scarot natin and then makapag-deliver nga tayo kay nagdalagang Hazel, parang at least, no, ma-refresh yung ating orders at hopefully nga may lumabas na pixel token. Alright, so malapit na. Okay, so with that guys, maghihintay lang tayo ng 6 hours. So later na to pag-gising natin. Okay, and then punta na muna tayo dun sa ating main topic.
Okay guys, so nandito na nga tayo sa Katana swap kung saan natin isa-swap yung ating Pixel token. So all we have to do is withdraw first our token in-game using the dashboard of Pixels. Kung matagal ka na naglalaro ng Pixels, then alam mo na yon. Pagka-withdraw, it will now appear on your wallet, sa Ronin wallet nyo specifically. And then you can go to Katana swap. Okay, so ilalagay ko na lang yung link na to sa description ng video na to kung bago ka nga dito sa world ng Pixels or sa Ronin network as a whole. And then you can now swap your Pixel token into different tokens or currency. So in this case, pwede siya ipalit ng WETH or WETH, AXS, SLP, USDC if you want a stable coin. At ayan na nga ang inyong mga options, okay? Now, ano ba ang ginawa ni Aftermath TV dun sa tokens niya? So definitely guys, binenta natin yung majority ng token natin. At nagtira lang tayo ng konti, no? Parang at least just in case we need Pixel token, ay may magagamit tayo. For example, minting ng pet or yun nga yung guild membership, no? Pero mas priority ko yung guild membership. So ang ginawa natin guys, yung Pixel token natin na winidraw natin, inag-swap tayo to RON, okay? And then yung iba, a small portion of it, ginawa natin siyang AXS naman. So yun yung ginawang play ni Aftermath TV. But before I continue guys, this is not financial advice, no? It is your token, it's up to you. Kung ano ang gusto mong gawin sa token mo, walang pipigil sa'yo, it's your hard-earned token, so do whatever you want with it, okay? So again, hindi po financial advisor si Aftermath TV. Okay, so going back, so yung iba nga ginawa nating AXS, pero majority nga ginawa nating RON, okay? So the next question is, Aftermath TV, anong ginawa mo dun sa RON mo at sa AXS mo? Bakit yun yung pinili mo nga? Okay. So first mga kaibigan, ang ginawa ko, kaya AXS yung pinalit ko dun sa a portion of it, a small portion of it, kasi nga in-stake ko siya dito sa AXS staking. Yes guys, narinig niyo nang tama si Aftermath TV. So if you will stake your AXS here, walang impermanent loss dito. Make sure lang to manage risk kasi nga volatile lang AXS. So yung nakuha kong AXS, nilagay ko siya dito, nag-stake tayo dito. So currently naka-stake tayo ng AXS ngayon. Ang gagawin nyo lang dyan, i-coconnect nyo lang yung wallet nyo, and then when you stake your AXS, automatic na yun, mamomonitor nyo naman siya, may progress naman yun, makikita nyo ilan yung na-accumulate nyo or na-add nga na AXS token nga sa inyo. So ito yung naging first play ko during the time na winidraw na nga natin yung Pixel natin, okay? And then the other one is yung bulk, actually bulk ng token natin. Okay, so ito na yung probably, no, pinaka-interesting. So majority nun, nung Pixel token natin, iniswap natin yung Toron, okay? So dito ko siya nilagay. And if you're asking me, no, so ano ba yung delegate? So if you want to stake RON, you just have to click delegate. Pero syempre, connect nyo rin muna yung wallet nyo dito sa upper right. Once connected, you can now delegate. Okay, so malalock lang yung token nyo for I believe 3 days. Correct me if I'm wrong. So hindi nyo siya mawi-withdraw ng 3 days. Pero after 3 days naman, and then tuloy-tuloy na yun, you can now withdraw anytime. No? So meron lang siyang lock period na 3 days. Again, correct me if I'm wrong. So if you're going to ask me, kahit sino naman dito, pwede kayo mag-delegate. Pero ako, naka-delegate ako dito nga sa, syempre, sa Sky Mavis. And then dito sa Eternity Hub, and dito nga sa CyberKong. So usually itong tatlo na to. And sometimes naglalagay ako sa Google, no. But again guys, wala namang tama o mali dito. It's up to you. If you want to support, for example, Big Yak, go ahead, walang problema. And if you want to support Ronin Catalyst, it's up to you. Basta ako usually guys, CyberKong, Eternity Hub, and Sky Mavis ang ating sinusupport. And then sometimes kung may extra, Google. But ang pinaka-heavy talaga ako sa staking is sa Eternity Hub. Kasi nga Eternity Hub, yung group na to, medyo kilala natin, no? So matagal na natin kasama sa space na to, so I'm supporting them. But hindi ako nag-stick sa isang validator. So validators itong tawag dito sa mga nandito, no? So usually nag-spread din ako, pero yun nga, meron din akong specific na validator na talagang solid ako, no? Malaki talaga yung ini-stake ko na RON, okay? So katulad, no, nagkaroon ng Pixel airdrop, no, yung mga naka-stake ng RON. So congratulations sa inyong lahat. So may mga surprises or blessing na dumadating na ganun. So si Aftermath TV, nag-stake tayo kasi everyday din guys, nadadagdagan yon, makikita nyo nag-accumulate kayo ng RON token. And then syempre, sabi nga nila, yun yung mga wise move na sinasabi nga ng mga veterano. Kasi kung hindi mo naman kailangan yung cash, for example, like ako, hindi ko naman kailangan yung cash na nakuha ko dun sa Pixel token. Kumbaga wala naman ako any emergency. Okay, so ang ginawa ko, para hindi naman masyadong tipong mauubos ko lang siya, no, pag nasa akin na yung cash, ang ginagawa ko, dinedelegate ko na lang para at least nagkakaroon din tayo ng RON and AXS nga in the process. So once again guys, staking optional to, no, hindi naman to guaranteed na papaldo ka dito. Okay guys, again, volatile lang token. As we speak, medyo pangit ang galaw ng market. Pero sometimes naman green, so again, it's up to you. Kung long term naman ang tinitignan mo, then no harm on staking.
At kung hindi mo naman nga kailangan, and then it's okay to leave it here, accumulate more tokens for the future or pagdating ng bull run, and then ang dami mo ng token. But again, that's not financial advice, okay? Okay guys, so I do hope nasagot ko na yung mga katanungan niyo lahat, kung ano ba ang ginawa ni Aftermath TV sa Pixel token niya na paldong-paldo, although hindi naman sobrang paldo yun, medyo paldo lang, pero paldo na rin, no? Okay, so ganun ang ginawa natin. We swap our token into RON and AXS, nag-stake tayo. But some of it, syempre, nag-out tayo, and ayun na nga, sabi ko nga sa inyo, medyo nag-celebrate din naman tayo. Kasi guys, syempre, no, sabi nga nila, take profit when happy. And hindi naman laging dapat nakahold tayo. Kaya nga tayo, sometimes, gumagawa ng mga side hustles, is because nga, para at least, meron din naman tayong ma-share na blessing sa ating mga family members, or even sa mga friends natin. So I do hope ginawa nyo rin yung time na yon. And hindi laging paldo na ganito, guys. These are rare moments. Okay, so meaning ay hindi laging may ganito, kaya be wise din. That's not financial advice, pero ang sinasabi ko lang dito is that kung pumaldo ka na lang din, and then gawan mo na rin ang paraan para nga mapalago pa yun further. If you want to just have fun ng, for example, a day or two, then it's up to you, walang mali doon, no? At the end of the day, it's your hard-earned token, sabi ko nga, do whatever you want with it, okay? So if you like this video, and if you think na nagbigay ng value si Aftermath TV sa inyo lahat, then make sure, no, to subscribe to Aftermath TV, make sure to pump the like, and again guys, maraming salamat po sa support nyo. I really appreciate each and every one of you. Balik Pixels content tayo. Marami tayong tutorials upcoming this week. So make sure to stay tuned. See you all on the next content. Bye-bye.